asking about it. Bakit pa paulit-ulit ka? It's as simple as that. I sold my shares to Marissa, she bought them. Yun lang yun. Sa meeting room ay pinagtalakay ang kakulangan ng kita at para hindi magbawas ng tao, ay bawasan na lang ang sahod ng magagawa pansamantala hanggang makarecover ang kumpanya. Pero si Nanay Lucing ay nahirapan makaintindi sa mga patakaran at mga termino na ginagamit kaya kailangan pang ipaliwanag sa kanya tulad na lamang yung retrench na magbabawas ng tao. Pero dahil ang puso ni Nanay Lucing ay sa mga manggagawa ay kumontra na walang kasalanan ng manggagawa. Si Belen ay inis na inis habang ang tao sa board ay napangiti na may pang-uuyam dahil sa kakulangan ng pangunawa ni Lucing. Samantala sa hospital room ni Hope ay tumawag si Cesar kay Elis para sabihin na si Lucing ay umattend ng meeting at papalit sa kay Marissa. Dagdag ni Cesar ay mukhang may balak sila ni Marissa at Lucing. Pero sabad ni Elis kay Cesar na huwag gagalawin si Lucing na at hindi rin ito magtatagal at siya na ang bahala. Balik kay Nanay Lucing pagkatapos ng meeting, dala-dala ang mga papeles ay malungkot ang mukha na sinabi na parang di niya yata kakayanin. Pero tinicheer up naman siya ni Tuti na sinabi meron siyang call a friend. At tinawag ang baklang si Salverio at nandun si Chona para ipaliwanag ang mga katanungan at mga dokumento na makatulong sa kay Lucing. Si Salverio ay tinanong si Chona kung bakit nandoon siya dahil taon ito ng Senya Dosa. Pero sagot ni Chona, boss natin, at dagdag pa ni Chona ay nandito lang siya para magtrabaho. Nagpasalamat naman si Nanay Lucing sa tulong na ginagawa nila. Tala, sa hospital room ni Hope ay binisita siya ng doktor at sinabi sa mga magulang ni Hope na malaki ang improvement ni Hope dahil sa transplant procedure. Nagpasalamat si Hope sa mga magulang na tinulungan siyang lumaban. Na makalabas ng doktor ay nakatingin si Elise sa asawa at anak. Pero sa isip ay sinabi, maghanda-handa ka Marissa. Ngayong magaling na si Hope ay maniningil ako ng may kasamang interes. Paglabas nito sa room ni Hope para magkape kasama si Gabriel ay tinanong siya ng asawa kung anong balak nito ngayong magaling na si Hope at ang share nito na napunta kay Marissa. Pero sagot ni Elise ay ibinenta nito ang share kay Marissa. At kung ayaw maniwala ni Gabriel ay wala na daw siyang magawa. Pero pilit pa rin pinapaamin sana ni Gabriel si Elis dahil sinabihan niya itong merong hindi ito kinikwento si Elis sa kanya. Pero tinalikuran niya na ito. Si Nanay Lucing ay kinumpara ang sarili sa anak niya si Marissa na siya daw ay isa pala ang meeting na dinaluhan ay pagod na samantalang si Marissa ay araw-araw sa opisina at maraming meeting na dinadaluhan. Pinalakas naman siya ni Jake na sinabi sa lula niya na kaya niya iyon dahil magaling rin ang lula niya Lucing. Payo naman ni Lucing sa apo na basta magiging totoo sa tao at sa sarili nito ay madali niya makukuha ang tiwala at makasundo ang lahat na makakasalamuha. Samantala si Elise ay kumukuha ng gamit ni Gabriel at Hope at sinabi sa ina na narinig nito na nandoon si nanay niya Lucing. Dito naman sinabi ni Belen na kapalmukha itong si Lucing na parabang alam tungkol sa managing at ipinahiya daw siya. Kaya sabi ni Belen sa anak na gumawa ito ng paraan. Sabay sinabi sa kay Elise na ginawa ulit ni Marissa at ng pamilya nito ang ginawa noon na tinanggal ang legacy ng pamilya nila at ang pagtanggal ng Jorge Senya Dosa Foundation. Ngayon naman ay power naman ang tinatanggal nila sa kay Elise. Kaya sabad ni Elise na kapag fully recovered na si Hope ay i-expose nito ang nilalaman ng kontrata na pinapirmahan sa kanya ni Marissa. Samantala sa hospital room ni Marissa ay inalala ang pagtanong ni Abel sa kanya noon. Yung Gabriel, may gusto ka ba doon? Ano may? Bakit jealous ka? Baka kung protektahan ka, hindi na sa physical panganib. At sinabi ni Abel na maraming kalaban itong si Marissa. Sagot naman ni Marissa, gusto mo idagdag kita sa may listahan na napataas naman ng kamay si Abel sa pagsuko sa usapan. At ang pagligtas ni Abel sa pagsagasa sa kanya ni Red. At ang pagligtas naman ni Abel sa pamamagitan ng pag-diffuse ng bomba. At sa kailaliman ng gabi ay pinatay ang ilaw ni Marissa na balak na matulog. Habang si Red naman ay nakapasok na sa hospital at tinawagan si Cesar. At sabi naman ni Cesar sa kay Red na siguraduhin na hindi na ito makakataka sa kamatayan si Marissa. Dala-dala ang syringe at maliit na bote ng lason ay pinasok ni Red ito sa bulsa. Suot-suot ang uniforme ng pang-hospital attendant at nakamask ay minamatyagan
ang antok na pulis na bantay sa labas ng kwarto ni Marisa. Dala-dala ang kape dahil alas 3 na ng madaling araw, ibinigay ang isa doon sa pulis. Habang ang isa dahil ay tulog na, hawak-hawak niya ito habang minamatyagan hanggang sa makatulog ang pulis dahil ang binigay na kape ay may pampatulog. Na nakasigurado ng tulog na ang pulis, ay pumasok sa kwarto ni Marisa at inihanda ang lason na ituturok sa kay Marisa. Akmang tuturukan niya na ito, ay pinigilan ito ni Marisa ang kamay ni Red. Nagpanglaban si Red at saka si Marisa, pero dahil mas malakas itong si Red, ay matagumpay niyang naiturok ito ang lason sa dextrose ni Marisa. Ito na kaya ang huling buhay ni Marisa? Hindi na kaya siya makatakas sa kamatayan? Salamat sa inyong panood at saka suporta. Mabuhay! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching!